political institutions natin. Kaya sino mong naging presidente, kahit na napakahusay na presidente, kung hindi talaga magkaroon ng kapangyarihan ng presidente niyan, hindi niya mababago ang istruktura ng kapangyarihan o yung sistema na tinatawag natin. Kaya, kahit na si Bongbong Marcos pa, kahit na si Isko Moreno, kaya sinisigaw namin nun, Revolusyon Duterte or Revolutionary Government. Ngayon, bumalik tayo dun sa ano eh, hindi naman tayo nagbabago eh. Revolusyon Pilipinismo ang magiging political program o linya ng kaisipang Pilipinismo. Kaya Revolusyon Pilipinismo na more particular, specific, revolusyonaryong gobyerno ang gusto nating itatag. Kasi kahit na si BBM pang presidente, no way na mababago niya ang sistema. Ang sabi ko nga, hindi naman paninira kay BBM, isang bagong grupo na naman ng mga oligarko ang kukubabaw kay BBM. Kung paano kinubabawan na naman si ano, hindi nakapalag si ano eh, si Duterte. Bagamat sa lahat ng mga presidente, dalawa lang talaga ang bumangga sa mga oligarko. Si Marcos lang at saka si Duterte. Kaya tayo na-attract kay Duterte. Akala natin tuloy-tuloy yung pagbangga niya doon sa tubig at kuryente. Tubig at kuryente lang naman ang gusto natin sana eh. Inulay niya. Tapos, pagkatapos ng agreement na naipirmahan, hindi natin alam kung anong agreement ng Maynila at saka Manila Water. Walang laman. At saka yung Meralco. Approved na, hindi natin alam kung anong laman. Ang, hindi rin natin alam. Ako, hindi ako nagbibigay ng akusasyon. Kung ilang bilyong dahilan. Yes. Ilang bilyong dahilan. Yan ang kasangkapan ng oligarko eh. Oh, ito na intindihan na ninyo, no? The ideology, the ideological line, ay ang response o katugunan dun sa ideological challenges. Ano ang dalawang ideological na paghamon? Ang komunismo. Revolusyong komunismo. Pwede natin sabihin ng, sa Amerikano naman, revolusyong liberal, liberalismo. Yan ang ideolohiya ng mga Amerikano. So, dalawang nagbabanggaan ideolohiya ngayon, revolusyong komunismo at revolusyong liberalismo ng mga Amerikano. Pero papasok yung tunay na pagka-Pilipino, Pilipinismo. Yung na-intindihan na ninyo, no? Okay. Tapos, ang linyang pampolitika nito, ibig sabihin ng politika, kung paano siya bumabangga sa struktura o balangkas ng kapangyarihan. Ibig sabihin, yung sistema. Bumabangga sa sistema. Gusto niyang baguhin ang sistema. Kaya revolusyong Pilipinismo. Anong klaseng gobyerno ang tatayo niya? Simple lang. Isang klaseng gobyerno na tayo ang hari, na tayo ang may-ari, at tayo ang, kaya nilagyan natin ang pari doon, kasi pati yung ating paraan ng pagsamba ng ating may kapal ay kinakikilamana ng mga dayuhan. Kaya tayong hari, tayong pari sa sariling bayan, hindi ang mga dayuhan, hindi ang mga trapo, traditional politicians. Itong mga nakaupo ngayon, mula sa provincial governor, mula kay Delta, hanggang sa mga barangay, natatakot daw bumanggit ng mga pangalan dito sa Pampanga dahil papatayin ka daw ni Delta. Pwede, hindi po ganun ang reputasyon ng mga kapampangan. Dahil Kenia te paibat, Kenia mi bait, imhok pa lahat. Labang Kenia naman mi bait, ihukbong mapagpalayan ng bayan. Kenia naman mi bait, yung bagong hukbong bayan. Kenya naman mi bait, higalex bong kaya ang brigade.
O, ba't niya nga talotin ang mga nyan din ako tangan? Tatakot na kay meto nga gambling lord. O, punta ka lang. Inakop niya isang mall kenda lang ka dyan. Tatakot ko akong buong tinenda. In other words, in katadotyan, in karuwagan, hindi dapat maging katanihan ng isang taong naniniwala at nananampalataya sa Pilipinismo. Yes. Yan ang ibig sabihin. So, tapos na po yun. Ang nagbubuklod sa atin ay itong Pilipinismo. Kahit anong klaseng guardian, ako, PGBI ako, DSM, PSGI din ako, pero, tignan mo, ako, tatlo ko, unang-una, yung original ni... Mabigat ka nila yung guardian Indian. Suko tayo lahat doon, guardian Indian. Guardian Indian. So, alalahanin po ninyo na pinakamabigat ang pagkaka-formulate ng founder, master founder hangout, Abraham. Layunin ng bayan, layunin ng lipunan, layunin ng gobyerno, ipagtatanggol naman. Doon tayo makakapag-debate siguro sa gobyerno. Eh bakit layunin ng gobyerno? Eh kung nakaupo eh, napaka-kura. Eh, ang layunin ng gobyerno yung nakasahad sa konstitusyon. Hindi naman yung nakasaad sa patakaran ni Duterte o patakaran ni Lenny Robredo o patakaran ni Bongbong Marcos. Ang pasahin ninyo yung saligang batas natin, napakalinaw. So, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Ulitin ko, sa anong paraan? Hanggang kamatayan. Hanggang sa huling patak ng dugo ng guardians. Hanggang sa libingan. Bakit? Tatanong kayo, bakit magkakaiba pa? Eh kasi may mga ililibig ng walang kabaw. Merong iaanod lang sa ilog. Sa ilog. Merong babalot lang ng banig. Merong, so, iba't ibang klase. Hindi naman tayo sa libingan. Pero ito, sasabihin ko sa inyo. Ang taong may karakter o ang taong may prinsipyo ay handang tumayo, sumindig sa kanyang mga prinsipyo o sa kanyang mga ideolohiya, anuman ang magiging kahihitatan nito. Tatlo lang.